Hello guys, good afternoon. So let's wait for your other classmates. I think we can start by 1:10.
So for today, continuation to ng ratios na to. Madali lang naman siya. So hindi naman ako nag-worry na hindi niyo siya maintindihan. So ngayon, ang didiscuss natin itong mga categories of ratios na nagbigay din naman ako ng notes. Ayun, kasi syempre, kailangan lang natin i-discuss kung saan kukunin yung amounts. Kasi diba, 2 years yung or comparative yung statement na binabasa natin. So, merong last year tsaka current year. So, kailangan natin i-analyze kung ano ba yung mga amounts na kukunin natin. Depende dun sa formula. Though, it seems na easy lang naman yung formulas. Ang struggle lang natin ay kung paano natin kukunin yung mga amounts. Kung ano ba, kunyari, kung 1999 ba or 2000, yung current year ba o yung last year. So, yun. So, again, for the categories of ratio, we have here the liquidity ratios, equity, profitability, and market test. So, yung liquidity ratio, madali lang naman siya. So, we have only siguro at least 3 na formulas na meron dito. And it indicates the company's short-term debt-paying ability. So, ito yung mga ability ni company. Dito natin ma-measure ability ng company kung gano'n niya kabilis mababayaran yung utang. So, we have the current ratio and then the acid ratio o yung tinatawag natin quick ratio. So, when we say quick ratio, again, ang formula lang naman nun is current asset over current liabilities. Pag acid or acidness naman or yung quick ratio, yung quick assets natin, kumbaga, huwag natin isama yung inventory, yung quick assets natin over current liabilities. So, yun nga, dito makikita ni, mahalaga to kay investor kasi malalaman niya kung if in case na nagkaroon ng anomaly ang kumpanya or merong kunyari, merong namatay na partner, kunyari partnership yung business. So, mabilis bang mababayaran yung mga utang bago sila mabayaran yung mga parte nila? So, mahalaga din to. Mostly, ang tumitingin dito ay mga investors. Yan, kasi syempre, alam nila kung gusto nilang malaman kung may habol ba sila. The next one is the equity or long-term solvency ratios. Show relationship between debt and equity. Yan, financing in a company. Then next is the profitability test. Yan, nire-relate yung income to other variables. So, ang purpose naman ng profitability test, malalaman natin yung portion ni income versus the other variables. Kunyari, i-versus natin siya sa liabilities natin. So, parang kumbaga, ilang portion ba ng income ang involve yung mga liabilities or itong expenses na to. Ayun. And then, market test. Ito lang, focus nito yung sa mga stocks. Ganun. Okay, so, for liquidity ratio, meron tayong yun nga, current asset, acid test. And then, for the activity ratios na part din ng liquidity ratio, meron tayong accounts receivable turnover, inventory turnover, yung numbers of days sales in accounts receivable. Kumbaga dito mame-measure na kung gaano ba katagal masingil ang mga sales on account. So, gano ba kabilis? Kunyari, may bumili, tapos nangutang muna, gano ba katagal? Kasi syempre, hindi naman agad-agad yan i-consider na, kumbaga parang meron kang sales, pero nasa accounts receivable, kumbaga hindi mo pa. And then, inventory turnover. Ayan, ito yung mga number of times the merchandise inventory was sold and replenished during the period. So, gano ba kabilis na nabibenta yung mga inventories natin? So, sa equity long-term solvency ratio, we have equity to debt. And for profitability test, we have return on operating asset or ROA. Net income to net sales, yan return on sales or profit margin.
Yan. Actually, meron tayong different na different kinds of profit margin. Merong operating net profit margin tsaka yung gross profit margin. Return on average common stockholders or yung ROE. Yan. Tapos meron din tayong cash flow margin. So, yun nga, pag marunong ka, dapat marunong ka ding magbasa ng cash flow statement. And naturo ba sa inyo last time kung paano gumawa ng cash flow? Kunyari, di ba, madalas kasi ang tinuturo lang yes, balance ma'am. Sheet. Ah, okay. So, ayun, better. Kasi merong ano yan eh, mga activities like operating activities, investment, financing activities at ganun. Yan, earnings per share and times of interest earned and then yung times na preferred dividends earned. Yan. So, we have market test then yung earnings yield on common stock. So, pati-discuss natin siya mga sa susunod na chapters. So, ang concern lang talaga natin for this chapter, yung liquidity ratio. So, feel ko kabisado nyo naman na yun. And then, yung activity ratio. Yan, yung leverage ratio and then yung profitability ratio. So, nagbigay naman ako ng notes sa inyo. Yung mga formulas. So, mahalaga yun. So, yun. Ang gagawin natin ngayon, i-check natin yung assignment nyo para mas maintindihan nyo. Okay? So, ang kinuha nating problem, itong Norton Corporation. So, yun. Upon checking, ang corporation na to, ngayon, corporation siya, at feel ko ang ano nito, tingin nyo, ano ba to? Service, manufacturing, or merchandising? Mano nyo? Itong Norton Corporation. Tingin nyo, ano siya? Manufacturing, service, or merchandising? Okay, very good. Manufacturing. Anong keyword? Bakit nasabi niyong manufacturing? Bakit hindi siya merchandising? May inventory naman. Ano yung keyword niyo? Bakit nasabing manufacturing? Cost of goods. Yes, oo, tama. Cost of goods sold. Kasi pag merchandising inventory lang. So we have here cost of goods sold. So meron siyang cost accounting. So manufacturing siya. Okay, so let's calculate 10 ratios based on Norton's financial statement. Okay? Actually, na-discuss na natin to. Yung basta yung working capital, alalahanin nyo din kasi wala siya sa notes nyo. Yung working capital, ano lang naman siya? Current asset less yung current liabilities. So, ayan, 23,000.